Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. So nagbabalik na naman tayo ngayon dito sa ating panibagong video. So ang video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan natin yung tungkol dito sa kabababa pa lamang po na DepEd Order, no? Yung DepEd Order number 48, Series of 2022 na nilagdaan po ngayong November 2, no? Bagong-bago po ito, ngayong November 2, 2022. Ito po regarding sa guidelines ng pagsusuot ng face mask, no, sa loob ng ating mga paaralan. Ayan, so nakikita nyo naman po dito sa ating screen. Ayan, so nakalagay dyan, sino ba ang dapat magsuot ng face mask sa loob ng paaralan ngayong 100% full face-to-face na po tayo, no? So, and lalo na po sa lahat ng school, no, sa lahat ng paaralan sa buong Pilipinas, maliban naman po doon sa mga nagkansela ng pasok, no, dahil sa bagyong paeng, but the rest of the schools, no, all over the country ay nag-resume na po ang ating 100% full face-to-face. Alright, pero bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at syempre, i-subscribe mo na rin ang ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, El Maestro Sir Anton Official, at i-hit mo na rin yung notification bell button dyan para always updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga panibagong video katulad ito. Okay, so huwag natin patagalin mga kamaestro. So puntahan na po natin yung nilalaman or yung content ng DepEd Order number 48 Series of 2022 para mas malinawan po tayo, para mas maliwanagan tayo kung ano ba yung mga guidelines regarding pa rin dito sa pagsusuot ng face mask pag tayo po ay nasa loob ng paaralan. Alright. Ayan, so nakikita nyo na sa ating screen mga kamaestro yung DepEd Order number 48. Ayan po, sa DepEd Order number 48 Series of 2022 na ibinaba po ngayong November 2, 2022, implementing Executive Order number 7 Series of 2022 and amending DepEd Order number 39 Series of 2022 Health and Safety Protocols in Light of the COVID-19 Pandemic. Ayan, so direkta na po tayo doon sa pinaka-content niya. Ayan, huwag nating basahin yan. Doon na po tayo sa pinaka-importanting part ng DepEd Order. Ayan po. So, nakalagay dito, Section 18 of DepEd Order number 39, Series of 2022, regarding po ito sa health and safety protocols in light of the COVID-19 pandemic, is hereby amended to conform to the provisions of the Executive Order number 7, Series of 2022. Ayan. So, kung maalala po ninyo yung Executive Order number 7, ito po yung pinirmahan ni Pangulong BBM, no, regarding po doon sa optional na lamang po yung pagsusuot ng face mask, no, sa buong Pilipinas. Alright, so dahil daw po doon sa executive order na yon, so sumusunod po ang ating kagawaran, ang DepEd, doon sa executive order number 7 na pinirmahan po ni Pangulong Marcos. Ayan, ito po yung nilalaman ng Executive Order number 7 na kung saan ay i-adapt po syempre ng ating kagawaran ng DepEd. Ayan, oh, voluntary wearing of face mask in indoor and outdoor spaces. Ayan, the wearing of face mask in the indoor and outdoor setting shall be voluntary except in the following settings. So maliban lamang po dito, so healthcare facilities including but not limited to clinics, hospitals, laboratories, nursing homes, and dialysis clinics. So yan. And then medical transport vehicles such as ambulance and paramedic rescue vehicles and public transportation by land, air, or sea. So kung mapapansin niyo po dito mga kamaestro, dito sa itaas na bahagi, no, ng executive order ni Pangulong Marcos, so hindi po dito kasama yung schools, alright? So that's why po kasama po ang mga paaralan sa optional na lamang po yung pagsusuot ng mga face mask. Okay? Kasi nandito kung mapapansin niyo, healthcare facilities lang, medical transportations, and public transportation po yung kailangan pa rin nakasuot tayo ng face mask. Okay, pero pagdating po sa mga schools, so kasama po tayo doon sa optional na lamang. No? However, meron po ditong mga specific na information na kailangan nating malaman. Okay, so mask wearing is still encouraged for the... So ito po applicable po ito sa lahat ng mga napasok sa school, no, siguro, no, sa mga paaralan natin. Itong part na to, no,
mask wearing is still encouraged, no? Hindi siya compulsory pero encouraged, no? Highly encouraged po siya, kamaestro, no? So tatandaan po natin, highly encouraged, no? Pero hindi siya compulsory, no? Pero highly encouraged. So for us teachers, sa ating pong mga teaching personnel, na nasa school, so ito po ay napakahalaga, no? So unang-una po, elderly. So kapag tayo ay na mga senior citizen especially, so highly encouraged pa rin po yung pagsusot ng face mask. Hindi lamang po yung mga teachers, yung mga employees, kundi maging yung mga bisita na pumapasok sa ating school. So encourage pa rin natin yung mga elderly na magsuot ng face mask. Ito naman, individuals with comorbidities. So ito yung may mga high blood, no? And ano pa, mga sakit, no? Na mas mabilis silang mahawa, no? So sa COVID-19, so highly encouraged pa rin po sila. So kung meron tayong mga teachers, meron tayong mga estudyante, meron tayong mga bisita na comorbidities, so please tell them that they are encouraged to wear pa rin ng face mask in entering the school within the school premises. Alright. Then letter C, immunocompromised individuals. So ito yung may mga weak immune system, yung may mga katulad ng mga dialysis patient, ayan, mga cancer patients, ayan. So sila po ay in-encourage pa rin na magsuot ng face mask. Okay, and then pregnant women, no? Lalo na sa mga teachers natin na pregnant, mga non-teaching personnel and mga visitors, mga parents na napunta sa school na pregnant. So we should encourage pa rin na them na magsuot ng face mask, no? Okay, and then ito po, unvaccinated individuals. So ito po ay napakahalaga lalo na sa mga estudyante natin, lalo na sa elementary, no? Kasi alam ko sa elementary meron pa rin ilan-ilan na talagang hindi pa nagpapabakuna, no? Maliban siguro sa mga sa secondary, almost kung hindi man 100%, siguro mga 90% is vaccinated na, no, sa secondary, sa junior high school and senior high school. But in the elementary level, no, sa elementary, lalo na po sa amin, sa school namin, there are individuals pa rin or there are pupils pa rin, no, na hindi pa rin bakunado. So we should encourage them to wear face mask kapag lalo na sila nasa loob ng ating classroom. And then yung pinakahuli po, syempre napakahalaga nito, no, napakahalaga yung symptomatic individuals. So ano ba yung symptomatic individuals? Ano ba ibig sabihin niyan? So ito po yung may mga sintomas, no, kahit hindi siya COVID-19, yung may mga ubo, may mga sipon, may mga lagnat. So kailangan ay nakasuot sila ng face mask, no, pag sila ay napasok. So lang na yung mga inuubo. Although pagka inuubo, usually naman na ini-excuse natin sila sa klase, lalo na pag may lagnat, na huwag na muna silang pumasok, no? Pero kung halimbawa konti lang naman yung ubo niya at talagang gustong-gustong pumasok ng bata, so sabihan natin sila na magsuot sila ng face mask, lalo na pag nasa loob ng school at nasa loob ng classroom. Okay, so ito po yung nilalaman ng ating DepEd Order number 48 series of 2022. So sana po ay nalinawan kayo. So pwede niyo po itong i-share yung video natin sa mga estudyante natin, sa mga mag-aaral natin, para mas malinawan din sila, no, para mas maging clear sa kanila kung ano ba talaga yung guidelines natin or protocol natin regarding dito sa pagsusot ng face mask. Okay, so dito natin tatapusin yung video na to, no? Kung muli, kung nagustuhan nyo itong ating video, no, please like, comment, share, no, at sabi ko kanina, i-subscribe mo na yung ating YouTube channel, no? And aming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!